Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot! Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang sitwasyon ng relationship nyo, ng person mo. Ano ang hindi mabago sa relasyon? Ano ang kayang mabago sa relasyon ng mga Capricorn? General at guide reading lamang po ito, kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng relationship ng mga Capricorn? Ang mga cards mo ay The Magician, Six of Cups, at Seven of Swords. Diretsahin ko na kayo guys ha, pero hindi lahat ng Capricorn, ito yung nararanasan. Base sa mga cards, ang ilan sa inyo, ang sitwasyon sa relationship ay may betrayal, or may physical abuse, o kaya yung sexual abuse. At ang advice ng mga cards ay ikaw yung may control ng buhay mo. Ikaw yung magdedesisyon sa kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa relationship nyo. Pero base din sa mga cards, ang ilang Capricorn, masyado kang mabait sa sa person mo. Pinapatawad mo siya. Kaya ang ilan sa inyo, ang sitwasyon nyo sa relationship, umuulit lang yung person mo sa betrayal. Para sa ilang single, kung naghahanap ka ng relationship, may person na magseseryoso sa iyo. Ang ilang single, babalik yung past person mo at willing kang tanggapin siya. Pero ang ilan, bumalik man itong past person na ito, may may record na siya sa iyo. Kumbaga, natatandaan mo yung mga ginawa niya, kaya parang yung forgiveness andon. Pero yung magkakabalikan kayo, ang ilang Capricorn ay hindi ready sa ganun. At saka ang ilang single nagiging mapanuri ka na sa kung sino yung person na makakarelasyon mo. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng deeper commitment ng person mo. Kaya lang, ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang magiging issue sa relasyon nyo ay yung pagiging immature ng person mo. Ang ilan naman sa inyo, ang nagiging problema sa relasyon ay yung meron ka pa rin nararamdaman sa dating nakarelasyon mo. At dahil sa mga ganitong behavior, pagiging immature, at saka meron ka pang feelings sa past, nagkakaroon tuloy ng betrayal. At sa career naman, importante yung pakikipag-communicate sa mga katrabaho mo. Kasi marami kang matututunan sa kanila base sa experience. At saka ang ilan sa inyo ang career ay may connection sa mga bata. At saka guys, importante rin na flexible ka sa career mo. Kasi ito yung makakatulong para mag-level up yung kaalaman mo at saka syempre yung position sa career. At saka mag-ingat din kayo sa manluloko, lalo na't maganda yung trabaho mo or business. Kasi ang ilan sa inyo, ngayon pa lang nakakabalik unti-unti dahil na rin sa mga nakaraang sitwasyon. Nakatatlong cards na tayo. Ito naman yung ano ang hindi mabago sa relasyon. King of Pentacles, Two of Swords, at Queen of Cups. Base sa mga cards, isa sa inyo ng person mo yung hindi makalimot sa nakaraan. At ito yung nahihirapan ka na mabago. Nakadalawang cards ka na rin kasi
na ang ilan sa inyo yung nangyari sa nakaraan ang nakakaapekto sa relationship nyo ngayon. Nahihirapan kang baguhin ito. At isa sa inyo ng person mo ang walang magiging choice, kundi magkaroon ng desisyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung relasyon nyo, komportable at saka secure. Kasi, ang person ng mga Capricorn, loyal siya, faithful siya sa iyo. Kontento yung person mo sa pagbibigay ng pagmamahal mo, sa pag-aasikaso, kaya sinusuklian din niya ito. At ang advice naman para sa ilang Capricorn na maging open ka at honest sa person mo, sa totoong feelings mo, at kung ano yung sitwasyon talaga ng relationship nyo. At kung ang ilan sa inyo ay mapagkalito sa relationship nyo ng person mo, kailangan muna ng space para mas makapag-isip ka ng tamang solusyon. At syempre, sa final decision, kailangan pareho kayo ng person mo na mag-decide sa kung ano talaga yung dapat patunguhan ng relasyon. Ang ilang single, nakamit mo na yung stability. Kumbaga meron kang permanenteng trabaho, maayos yung pamumuhay mo, kaya ang hinahanap mo sa karelasyon ay yung kapareho mo na mature at pareho ng mindset sa iyo. Ang ilang single naman, nag-iisip ka kung ipapriority mo ba yung love or yung trabaho mo na lang. Hindi mo naman gusto maging single forever eh. Kaya lang, wala ka pang nakikita or nararamdaman na ito na talaga yung person na para sa iyo. At ang ilang single naman, katulad mo na faithful, loyal, makakahanap ka rin ng person na kapareho mo. Kaya lang, itong person na to, mahiyain tsaka tahimik. At saka ang ilang single, may person ka nagugustuhan pero ayaw mong ipaalam sa kanya. Nauuna yung hiya mo dahil baka i-reject ka. Kung babae ka, hindi kaya makaluma yung estilo mo na hinihintay mo na yung lalaki yung mag-approach sa iyo. Sa financial, ang ilan sa inyo, dahil sa effort mo at saka sa kasipagan, nababalik yung mga pinaghirapan mo. At para naman sa ilan, kailangan mo mag-adjust para hindi mo maramdaman yung kakulangan sa financial. At saka kung maikipag-deal ka, kailangan alam mo lahat. Sigurado ka sa kausap mo. Ikaw mismo yung mag-imbestiga para hindi ka maloko. The Tower, the Hermit, Eight of Pentacles. Ito naman ay kung ano ang kayang mabago sa relasyon. Sinagot ng mga cards kasi meron talagang pagbabago or changes na mangyayari sa buhay mo na wala kang choice kundi sundin. Unexpected at mahirap makontrol. Kasi may mga sitwasyon sa buhay mo, lesson na dapat mong matutunan. Na kahit gaano man ito kasakit sa iyo or kahirap. Siyempre guys, kung may ending, meron namang new beginning. Kaya ito yung malaking oportunidad sa iyo. Magtiwala ka sa ibinibigay na kapalaran ng Diyos sa iyo. Kailangan maging kalma at patient. Kasi magkakaroon din ng improvement at healing ang lahat. Ang ilang single, nag-iisip ka kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Maganda ka naman, pogi ka naman. Kasi base na rin sa mga cards, ang ilang single, ngayon ka palang nakaka-recover sa mga nangyaring negative issues sa nakaraan. Pwedeng nang dahil sa career, masyado kang focus, sa personal mong buhay, sa sarili, nakafocus ka, or dahil na rin sa past relationship. Ang ilang single, matagal na rin yung nangyari sa past. Kaya, ang advice sa'yo ng mga cards ay huwag mong
kalimutan yung lesson na natutunan mo para hindi na ito maulit. At para naman sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo nagkaroon ng yung hiwalayan. Kasi dahil na rin sa mga painful situation na nangyayari. Pero kung isa ka sa gustong tumagal ang relasyon, kailangan ikaw at ang person mo maging open at honest sa paikipag-communicate. Kasi ang ilan sa inyo, magiging biglaan yung pagbabagong mangyayari sa relasyon. Pero kailangan kapit kamay kayo ng person mo na harapin ito. At saka kailangan din ng effort para yung bang makakonect ka sa person mo. At saka yung magkaroon ng time together. At saka tatlong cards na yung nagsasabi na kailangan talaga na maging close kayo ng person mo para mareresolbahan anuman yung problemang dumarating. Kung nagtatrabaho ka, kailangan balansin mo yung oras mo para magkakaroon ka ng time sa person mo para walang magiging problema. Sa health naman guys, hindi naman ganun ka-perfect ang tarot cards. Lalo na kung may malubakang sakit, kailangan niya ng treatment at saka yung continuous yung pagpapatingin sa doktor. Palagi niyong iisipin yung safety niyo kasi base sa mga cards, pinapakita yung bigla ang pagkakasakit o kaya aksidente. At saka guys, kailangan lahat balanse para hindi ka ma-overfatigue. Kumain ng sapat at saka yung makakapagpahinga ka, meron din dapat na exercise. Okay na yung walking. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. Ayan, isang card na lang para sa advice ng, ayan, mystical cards sa iyo. Ito yung picture. Time. You are trying too hard. Give it time. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Alamin naman natin ang angel number mo. Eight, eight, eight. Abundance and all good things are coming your way. Affirm. Once you decide you want a good life, the universe will start moving things for you to have it. The people you need will happen. The doors you need open will unblock. But not until you decide. Once you truly, sincerely decide, miracles will happen. Type yes if you believe. 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. Type yes if you are ready.